Magandang araw sa inyo, mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito, isang topic na naman ating tatalakayin. Pero bago yan, kung ngayon ka pa lang o bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na to at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. So, ang tanong sa atin ng follower natin na si Alejandro C. ay, Sir Bob, paano ba nangyayari yung tinatawag na nick? At totoo po ba ang nick? So, sasagutin ko yan base lang sa aking nalalaman at karanasan bilang isang backyard breeder. Doon naman po sa mga viewers na magagaling na masyado ay hindi na po angkop ang video na to para sa inyo. Sa larangan ng pag-aalaga at pagpapalahi ng mga ibong pangrueda, meron tayo dyan tinatawag na nick na nagpapahiwatig ng espesyal na kombinasyon ng mga genes ng isang tandang at isang inahin na laging nagdudulot o naglalabas ng mga supling o anak na may pambihira at magagandang katangian. Alam mo yon, yung parang may magic na pag sila yung pinagpares mo, palaging naglalabas sila ng mga anak na mga super galing. Kaya laging ginagamit ng mga breeders ang salitang nick para ilarawan yung mga magulang na kapag pinagpares mo ay palaging naglalabas ng mga supling na sobrang husay, matitibay, matatalino at buo ang mga loob. At ganun din ay may kakayahang maglaro ng may mataas na level ng galing para magtagumpay. Sobrang mahalaga ang mga nick sa pagpapalahi at pag-aalaga ng mga ibong pangrueda. Dahil dito nag-uumpisa ang pagbuo ng mga matataas na uri at mga magagaling na mga ibon. Kaya ang goal o adhikain ng maraming breeders ay makahanap at makapagparami ng mga nick para mapabuti ang kanilang pagpapalahi at pagpaparami at para mapataas ang tsansa ng tagumpay sa mga paligsahan ng ibong pangrueda. Bilang isang backyard breeder, nais kong ibahagi ang karanasan ko sa usapang nick para mas lalo niyong maunawaan ang konsepto ng nick. Ilang taon na rin ang nakaraan, meron akong tandang na Doc Robinson Hatch na kapag ka ipinaris ko sa inahing 1 minute lemon, super talaga ang mga napapalabas ko. At umaabot na mga 70% ang winning percentage nila. Lumalabas sila na mas mahusay sa kanilang mga magulang sa iba't ibang aspeto. Sinubukan ko naman na iparis ang tandang na Doc Robinson Hatch sa inahing Brunner Roundhead at isa ring inahin na Radio. Pero wala pang 50% parehas ang winning percentage ng mga anak nila. So dito tingin ko wala talagang nick na nangyari doon. Pagkatapos naman, naisip ko naman na ipares ang inahin na 1 minute lemon sa tandang na brown red. At sumunod ay sa tandang naman na white butcher. Pero parehas na 50% lang ang winning percentage ng mga anak nila. At ganun din, tingin ko walang nick na nangyari dahil nga sa ganung resulta. So dito ko unang na-experience yung nick na pares na kung saan yung tandang na Doc Robinson at inahin na 1 minute lemon ang nagninik at nagpo-produce ng mga super na mga anak. Ngayon, paano masasabi kung talagang nick ba talaga yung pinagpaparis mo? Unang-una dyan, dapat may malaking pagbabago at karagdagan dahil sa pagsasanib ng mga katangian ng kanilang mga magulang tulad ng pinataas na antas ng husay at galing sa pakikipaglaro kumpara sa mga magulang. Pangalawa naman dyan ay dapat may karagdagan sa kanilang conformation o conformation sa balanse, magandang istasyon, maayos na mga kalamnan o masel at maayos na balangkas ng mga buto. Ang pangatlo dyan ay dapat mataas ang winning percentage nila.
at least 70% man lang para masabi natin na nag-nick yung pinagparis mo. So magbibigay lang ako ng buod tungkol sa nick para mas maintindihan yun lalo. Ang nick sa pagpapalahi at pag-aalaga ng mga manok ay tumutukoy sa isang particular o tiyak na matagumpay na kombinasyon ng genetics ng isang tandang at isang inahen na hanggat sila ang pinagpaparis mo, patuloy yan na naglalabas ng mga supling na may kahanga-hangang mga katangian. Ito ay resulta ng maingat na pagpaparis ng mga magulang na may magkakatugma na mga katangian at linyada. Ang pagtuklas at pagpapalaki ng mga nick ay mahalaga sa pag-aalaga at pagpapalahi ng mga manok dahil ito ang nagbibigay daan sa pagbuo ng mga superior na lahi ng mga manok. Sa ating follower na si Alejandro C, sana ay naliwanagan ka tungkol sa nick. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng video na to. At kung nagustuhan nyo naman ang topic natin, ay huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga future videos. Doon naman sa mga gustong makita ang aming mga alagang manok sa backyard, ay inaanyayahan ko kayong pumasya sa aking TikTok account na at Bobby Nasino. At sana ay i-like nyo na din ang aking TikTok. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.